Miss grupo Ong, ng ano umingiti sa ng akin. Huwag kang 2019. umiti sa Sino akin. pinaka Ako lang to. pinaka Okay lang. Everyone, kamusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman and panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, isubscribe nyo na yan at huwag nyong kalimutang i-click ang notification bell para naman updated ka sa aking mga newest and upcoming videos. And syempre, thank you so much ulit sa lahat ng mga nanood ng aking last reaction video sa SB19. Ang rap ng Ikako, rap version ng Ikako. Thank you so much, guys. So for today, huwag muna tayo mag-shoutout kasi medyo mahaba-haba tong video na to na gagawin natin ng reaction video. So, medyo nag-suggest kasi nito na super maganda daw to and sabi ko nga gusto ko worth it kapag nanood kayong lahat. And ayan, shoutout sa lahat ng mga talandi fandom dyan, mga talande fandom. Ayan, sa mga marurupok dyan. Shoutout sa inyong lahat and thank you so much syempre sa aking sister na si Rachel Andy for always suggesting and for always sending me a link para magawan ko ng reaction video. Sister, thank you so much. And sa lahat ng sa inyong mga 18, alam nyo na mahal ko kayo. And soon, sana magkita-kita tayong lahat. So ngayon, ang gagawin natin ng reaction video is yung Barangay LS nila ng 97.1. Kasi, tignan natin, makalat ba to or what? Or ano ba mangyayari? Sabi nila meron daw ditong ganap eh. So umpisahan natin dun sa kailan nga ba huling umiyak? Kailan nga ba huling umiyak at nasaktan? Okay? So, game, panoorin natin. Yeah, we gonna go up. Barangay LS 97.1 forever. Mas masaya together kapag nagmamahal. Uy, but... Please welcome mga kabarangay at sa mga kapuso natin. Nandito na. Nalaka lang katingin kay Zedyo dyan sa baba. May santulan. Nakaka-distract! Doon ka na papatingin! Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon mga kabarangay. I'm the youngest member of SB19. My name is... Ang gwapo ni Ken, hindi man lang umisod isod ng konti. Ang gwapo ni Sejo, no? Si Stel din. Guys, alam nyo, pag malapitan talaga yung mga boys, ang sasarap. Ang yayami talaga. As in, ang yayami. Ako po ang pinuno ng SB19. My name is Sejo. Nice to meet you. Magandang araw mga kabarangay, ako po yung main dancer ng SB19, my name is Ken. Magandang hapon mga kabarangay, ako po ang host ng SB19. Message mo kay Ken. Ako po si Papa Obet. Ayan. Siyempre, eto SB19, oh. Alam nyo, kagabi nag-post lang kami ng ano ng invites, di ba? Para sa mga kabarangay natin. Eh, hindi ko alam. Alam nyo, nadidistract talaga ako kay Sen. Mga followers ninyo, SB19, ano ang tawag sa mga fans ninyo? Siyempre po, 18 without S po. Yan. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ipasikat ngayong hapon. Ipasikat nyo, batiin nyo yung mga followers ninyo, yung mga 18 natin. Go ahead, Justin. Thank you, Ane. Yes, mga 18 na nakasubaybay ngayon sa Barangay LS. Alam, batang bata talaga yung boses ni Justin, no? Ang sarap ng peace niya. Kahit saan kayo magpunta, lagi kayong nandyan. Siyempre naman. Mahal na mahal namin kayo. Eto na nga ang mga kapuso natin dito, mga kabarangay. SB19 po, mga kapuso. Sila ang first P-pop group dito sa Pilipinas na... tinrain ng Korean company. Tama? Tama po. Yes, tama po. Pag malapit, ang sarap. Diyos ko po, ano ang sarap! Ba, ano ba ang ibig sabihin ng SB19? Yung SB19 po... Alam nyo, may ads na lumalabas dito eh. So, tinatanggal ko yung ads dun sa baba para makita ko yung santolan. Santolan! Yung company po kasi namin, Showbiz. Galing po siya sa Korea, nag-branch out lang dito sa Philippines. Ayun. And then, gumawa lang po kami ng meaning dun po dun sa initials ng company namin. Pinalitan namin ang sound break kasi yung main goal ng grupo namin is to break into the music scene, wow, here in the Philippines. Mismo yan. Ako, napaka ano ah, na yes, very well said, mga kabarangay. Pwede nyo ba kaming kuwentuhan yung mga kapuso natin na hindi pa nakakaalam, yung mga first timer lang natin ngayong hapon na nakikinig at makikilala kayo, saan nga ba nagsimula ang grupo? Nag-start po kasi yan. Para pala mga reporter to, no? Pasok! Last 2016 po kasi, yes po. Yung company po namin nga na Show Beauty Philippines po, ayun po, nagpa-audition po sila. And then, naghahanap po sila ng mga parang
talented Filipinos po. Okay. Kasi po kami personally. Ang kulit ni Justin at saka ni Joss Tagbabanggaon. Tagal ko na po kasi kasama tong si Joss. Dream na po talaga namin yung parang tangos ang ilong ni Ken. Performer po talaga, like singing, dancing, ganun po. So tapos, passion talaga. Opo, passion po talaga. Hoy Ken, huwag kang umuuso. Ang sarap. Nakita ko po yung pa-audition po nung company namin. Ang sarap ng ano ni Ken, ang sarap ng labi. Uy, ginaganyan pa ni Sejin yung ano niya, nakikita yung isang tolan. Bukol na bukol. Rachel, ilang beses mo ito pinanood? Kilala kita. Baka naka-screenshot, Rachel. Hindi ka ba napanghinaan ng loob? Kasi nakita mo, ang daming nakapila, ang daming nag-auditions. Medyo po, pero sabi ko, kakapalan ko na yung mukha ko. Yes, toy. Tapos po, yun nga po, nung nag-audition mga bully, ang dami po talagang nakapasok din. Tapos, ano po, every week po meron kaming evaluation. Ang galit ni Josh, no? Tsaka ni Justin. Tapos from there po, nila. Sa evaluation na yun, nakakat din po kami, nababawasan kami. Hundreds, down to us 5 po. Tapos doon na po nag-start yung So ang ano pala ng pinagdaanan mo? Ang hirap pala ng pinagdaanan. Paano kayo, ano, bali, pinagbubuo? Pag marami ka talagang pinagdaanan sa buhay at dumating ka dun sa point, eto na yung momentum, super worth it talaga. You will deserve what you have now kung sobra mong pinaghirapan talaga. Mismo yan. Ito sa tingin naman natin kanina pagpasok dito and nung mag-on-air tayo, talaga namang ang ganda ng labi ni Ken. Pusong-puso yung hugis. Oh, umingiti sa akin. Huwag kang umingiti sa akin. Ako lang to. Okay lang. Sejun, huwag kang tumingin. Ako lang to, Sejun. Pag tumingin ka, akin ka, pwede ba na ako'y lingunin? Konting soyap mo. Nakamadaldal. So, siya talaga yung pinakamadaldal sa grupo. Opo, marami lang pong input sa buhay po. So ibig sabihin kapag ano, kapag sobrang tahimik ng lahat, ikaw lang talaga yung sobrang maingay ganun. Nagkakakanta po, nagtitili. Oo. Sabi ko na magtili pala. So yung mga high notes po madalas inaabot ni Stel. So, may pinapractice. Opo, nagpa-practice ko. Lagi po nakahay. Eh, practice makes perfect, di ba? Mismo yan. Practice will never betray you. Yes, correct ka dyan. Kumain, pinakamatakaw daw. Ay! Ay! Yung nasa gitna din po. Mga hindi tumatama, siyempre. Opo, kailangan po kasi ng maraming energy pag nagsasalita ka. Oo. Kaya maraming kinakain. Hindi daw tayo tumataba. Ito naman ang tanong ko pa sa inyo. Nadidistract talaga ako kay Sejoy. Ang sarap! Ang sarap! Para sa sarili natin. Sino sa inyo yung mga mahilig dito mag-online games? Tumutulo. Mobile games. Silang apat po. Yung apat talaga. So, ikaw yung pinakamakulit. Ikaw yung hindi nag-online game. Opo. Ken, isa't ka konti, Ken. Para makita kita. Pero, mas legit kayo. Mas legit. Sarap ng labi ni Ken, no? Sarap din ang labi ni Ken. Si Sejun din. Ang sarap talaga ng labi. Lalo lang po si Josh po. Lumalaban po siya before, diba? Tapos ano po siya, magaling po siya. Napapasok po siya sa mga top. More on computer games po. Computer games talaga. Mobile, ganun. And sa arcade. Arcade po, computer games yun po. Okay. Sa arcade, so, PC. Mga PS4. Dati mahilig din ako mag-Mobile Legends, PC. Ngayon hindi na masyado. Console, pero yun, PC po. Ito naman, sino daw sa inyo yung ano, yung laging emosyonal? Ay. Yung tipong parang laging walang kibo tapos wala sa sarili. Itago na lang po natin sa pangalang Stel. Sa gitna po. Hoy, kung sino yung nasa gitna sa kanya lahat? Stel lahat, Stel 90. Para maganda, no? O ikaw, bakit naman ano? Bakit naman ikaw yung pinakamaingay tapos ikaw pa yung pinaka-emotional dito? Kasi po, pag nag-iingay po ako, nare-realize ko, nakaka-touch naman pala yung pinag-iingay ko. Hindi po, ano po, ewan ko po. Siguro po, pinaglihi po talaga ako sa sibuyas po. Balat sibuyas. Sensitive. Mababaw po talaga yung luha ko. Sobrang babaw po. Abot po ni Josh. Hindi po siya malulunod. Sobrang sensitive lang po talaga. Ito, lagi nang si Stan sumasagot eh. Bawat isa sasagot ha, dito from my left sasagot tapos papunta dito sa dulo natin. Ito naman, ano naman yung advice ninyo doon sa mga walang ka-date ngayong Valentine's Day? Di ba? Ano daw advice niyo sa akin? Ako muna. Okay lang yan. Ano dapat ikaw? Parang galit ha. Okay lang po yan, madami tayo.
Lima na kami dito, tapos dagdag ka pa, okay na. Ay! Gen ako na lang! I-date mo ko! Lima tayo dito! Mahalaga, sanay na kayo! Oo, mahalaga. Kasi, mahalaga, sanay na. Mga bagay, hindi naman po kailangan ng may special someone na ka-date. Pwede pong pamilya, ganyan. Oh, yes, totoo yun. Uy! Correct! Parang nanginig ako sa sinabi ni Sejun, ha? Siguro, tama rin po kung lalabas ang ganda ng mindset niya. Okay po yun, with friends. Pero, kasi po meron po tayo minsan sinasabi na, syempre po, kailangan din natin ng time natin sa sarili natin. Kung mamahalin po kasi natin yung sarili natin, magiging open po tayo sa lahat. Lumabas na yung pagka-emotional. Kaya kayong Valentine. Oy, totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Make time for yourself. Ganun. Next one, next one. Okay lang yun, tipid. Pero kasi diba, ngayon, hindi naman po, para sa akin, hindi naman importante na nagmamadali ka kasi Valentine's. Pwede namang, ayun nga, tulad grabe sa tipid! Mga ibang bagay na ilabas, family, or friends, mag-get together kayo. Correct. Kasi ang pinaka-importante, mahalaga. Yun. Last natin ito, pinaka-tahimik. Ang galing. Dapat ito yung pinaka-emotional eh, diba? Ang galing. Saka ka ba ng hair ko, guys? Sa mga, ano? Kung ano yung ginawa nyo last year, ganun lang din po. Hindi, kumbaga kung single sila last year. Single pa rin yun. Single pa rin ngayon. Single forever. Then, siguro friends, kasi syempre, like may tag dito. Ang ganda ng ano aura ng mukha ngayon ni Justin. Pag-isabagay, ang sarap. Pero tayo ko ayun. Siguro, bigyan din ng time, i-date nyo yung friends nyo, yung family. Hindi lang puro couple, di ba? Opo. Ito o yan. Marami. Ito, tanong ko ulit ha. Simula tayo sa'yo ulit. Hindi na kita alisin dyan. Sagutin nyo isa-isa. Para sa bawat isa, kailan kayo huling umiyak? Kailan kayo huling umiyak? Umiyak, kahit hindi broken hearted, kahit umiyak something or what, ganun. Natandaan mo? Hindi po umiiyak. Hindi daw siya umiiyak. Meron po atang time na parang... Nakalimutan. May concert po kami sa ibang lugar, tapos gabi na nun, natutulog na kami. Tapos nagising ako ng madaling araw, and then parang na-appreciate ko po lahat ng bagay na nangyayari sa nangyayari sa amin. Parang ano, parang pelikula, nanumbalik lahat, gano'n. Tapos nanumbalik ako sa sarili ko, bakit ako umiiyak ng madaling araw? Baka na lang naginip ka, ikaw. Ako po, nung concert po namin, kasi grabe, parang... Dahil po sa mga fans namin and of course sa mga sumusuporta sa amin, parang hindi rin po ako makapaniwala na nagkakaroon na po kami ng sarili naming concert correct. A short span amount of time. So parang na-appreciate ko po talaga lahat sila and yun po, pag may ginagawa po silang effort, parang minsan mababaw rin po yung luha ko para sa kanila. Mismo yan. Napaka ano, sobrang makapag-appreciate si Josh. Ay hindi, meron po pala yung pinaka-last. Parang... nung isang nag-enjoy na ako sa panonood. Ano ba yan? Hindi po kasi meron pong nag-abot po ng gifts sa akin. Tapos pagbukas ko po ng hindi ko na po sasabihin ko ano yung gift, pero pagtingin ko po may letter po kasi tapos binasa ko. Tapos wala lang po, na-touch lang po ako sa letter na. Parang diba? Sobrang ano yung parang first time ka nakatanggap ng ganun? Or hindi naman? Hindi naman po. Parang sa letter po talaga ako na-touch dahil po sa mga sinabi niya. Parang sinabi. Po dahil po isang fan, isang fan to. Nangungulit ni Ken! Nangungulit! Parang sinabi ka, huwag kang iiyak. Ako madalas po ako umiyak. Hindi ko po alam. Kung po alam ko saan ang dahilan. Sa iba't ibang bagay. Visit ka sa Edun. Madami po eh, sobrang dami. Sejun, huwag ka umiyak. Pag umiiyak ka sa akin, ka lang sumandal. Ako magmamahal sa'yo ng totoo. Ayun, kasi, nung birthday mo. Kasi doon ko po na-realize na ang dami pong mga taong nagmamahal sa akin. Yes, yan. Diba? Okay, syempre yung 18 din. Diba? Opo, opo. Correct. Ayun na. Hoy, ayun na. Medyo bitin ha. Alam nyo, ganito na lang. Since ano, medyo mahaba kasi siya. So, 12 minutes siya, and then meron pang second part and then third part. So, ganito na lang. Para naman ma-excite kayo sa another reaction or sa susunod na reaction, gagawin ko ulit yung isa pa and then kasunod ng third part. Okay, so antabayanan nyo yun. And ano na eh, medyo mahaba na eh. Pero alam nyo guys, ang masasabi ko ha, teka lang, nadidistract kasi talaga ako sa santulan ni ano, sa pasantol ni ano. Tapos ginano niya pa yung code niya.
niya. So ano, patingin talaga ako sa baba. Yung from the start, doon talaga ako nakatingin. Nagulat ako kasi sinabi niya sa akin ni Rachel na sis, magugulat ka kung titingin sa baba. Eh syempre, nasa utak ko na yun. So napatingin agad ako sa may baba, di ba? And alam nyo, ang ganda ng topic nila dito sa Barangay LS ha, itong 97.1 na to. And you will know more about these boys, kung ano ba yung experience nila sa buhay tulad nito, kung kailan pa sila umiyak, kung may naging date pa sila ng Valentine's, kung importante ba na may date ka sa Valentine's. And sobrang ang gaganda ng mindset nila na, 'di ba? Tama naman eh, kung single ka, hindi lang naman porket couple yung, hindi naman porket may partner ka, kayo lang yung pwedeng mag-date or sila lang yung pwedeng magkaroon ng date. Kahit single ka naman, you can date your family, your friends, your best friend, yung mga tao na nandyan lang kasama mo or katabi mo, 'di ba? Kasi ano yun eh, minsan mas nagiging memorable pa yun and mas nagiging masarap din sa pakaramdam kapag nagkakabanding kayo ng mga friend nyo while on a date, di ba? So, sobrang masaya yun. And yung kung kailan ka umiyak, sobrang ano no, sobrang ina-appreciate nila, dinadama talaga nila kung ano yung natatanggap nila right now, di ba? Yung nangyayari sa kanila ngayon. Si Stel, kahit sa simpleng letter lang, mabasa niya lang, naiiyak siya kasi iba talaga yung feeling. Kahit ako eh, pag may mga taong nakaka-appreciate sa akin, mabasa ko lang, mapapaiyak ka talaga, di ba? And si Ken, tinan mo, birthday niya, umiyak siya nung birthday niya kasi siguro that is the first time na na-experience niya yung ganung birthday na ang daming taong nagmamahal sa kanya, di ba? So ang galing. And ayan, si Josh, ganun din. Tapos si Sejun, ayan, parang napapaiyak lang siya kapag yung masaya siya or ganyan. In any ways, di ba? So, ano ba? Hindi ko na alam yung sasabihin ko, but I super enjoyed ngayon sa panunod dito. And ako, guys, man, nabitin man ako, but ang gawin natin is, ano, gawin natin tong first part and then gawin din natin yung second part and then yung third part pagsasamahin ko na. So, intayin niyo yan and I'm so very excited na mapanood talaga to kasi first time ko talaga tong napanood. So, ayun lang, maraming salamat. Syempre, ayan mga 18, I love you. Alam niyo yan. And thank you so much for always supporting me. And kung hindi ka pa nga nakakasubscribe, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang notification bell para naman updated ka sa aking newest and upcoming videos. Maraming salamat. Goodbye, everyone. Thank you. Bye.